Magandang araw po muli sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong pagninilay ngayong araw ng Linggo, dakilang kapistahan ng kabanal na lang katauhan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo na inilipat po sa araw ng Linggo. Itong dakilang kapistahan ito ay ating muling tingnan kung paano natin at tinatangkilik at pinahalagahan ng pagbibigay ni Kristo ng kanyang sarili sa tuwing tinatanggap natin siya sa pansakramentong paraan, sa banal na misa, sa banal na pakikinabang, sa komunyon, no? At kung paano natin siya tinatanggap sa ating puso din sa isang pangkaluluwa espiritual na komunyon na pwede natin gawin ng napakaraming beses, no? Kapag sinabi natin amen, kapag sinabi ng pari o na nagbibigay ng komunyon na ang katawan ni Kristo, sinasabi natin dito na bagamat ang nakikita ng ating mga mata ay mukhang tinapay, ang naaamoy ng ating ilong ay amoy tinapay, ang nahahawakan ng ating dila ay parabang tinapay, medyo malutong-lutong, no? Nalalasahan natin ni parang lasang tinapay, ngunit sinasabi sa atin ng ating pandinig na hindi na yon talagang tinapay kundi katawan ni Kristo, no? Hindi po ito parang kunyari tinapay o kunyari katawan ni Kristo o di kaya kunyari o simbolo o sagisag. Hindi po. May tinatawag tayong tunay na paglagi o real presence. Totohan ng presensya. Naroon talaga si Jesus, no? Sa isang gawain ng pagpapakababa, no? Lahat gagawin talaga niya sagad-sagadan ang kanyang pagpapakababa upang atin siyang makapiling, no? Hindi tayo iniwan ng ating Panginoon Jesucristo, no? Talagang gusto niya lumagi sa ating katauhan, sa ating katauhan, sa ating kaluluwa, na sana yung effort niya ay ating nakikita at sana mag-effort din tayo na mahalin siya sa bawat araw, no? At sana nakakatulong itong mga bagay na ito at itong ating pagninilay kahit sino ang nagninilay dito sa ating YouTube channel na ngayon ay sa taong ito ay nagdiriw na ikatlong anibersaryo, no? Na sana po ay marami pa kayong maakit na mga kaibigan, mga katropa, mga kakilala na pwede mag-subscribe sa ating YouTube channel dito sa Facebook, na sana ay ang ating pagtangkilik sa ating Panginoon Jesucristo ay hindi lamang sa oras ng misa kundi sa ating buong maghapon, sa araw-araw ng ating buhay, sa pagsisikap nating maging extension kumbaga ng kanyang misyon sa ating kapwa, lalo na sa mga dukha at mga kawawa. Pagpalain tayo ng Diyos.